Si Katrina, ang prinsesa ng mga vampirang tinagurian nilang gabay. Siya ang itinakdang maging gabay ng bagong henerasyon ng mga vampira at nakatakdang makipag-isang dibdib sa prinsipe ng kanilang lahi na si Danilo. Nagmula sila sa mag-iibigang hari at reyna ng mga vampira habang si Adela, ang ikalawang prinsesang ampon ng ama't ina ni Katrina, ang siyang laging kasakasama ni Katrina sa lahat ng kanyang misyon. Bilang wala siyang tunay na kapatid, kaya't ito na ang itinuring niyang nakababatang kapatid. Unti-unti niya itong hinuhubog sa kanyang mga kasanayan, tinuturuan ng lahat niyang nilalaman. Ngunit ang kabilin-bilin na niya rito ay huwag itong tatapak sa mundo ng mga tao na nag-iisa, sapagkat may matalik silang kalaban doon na si Mondraco, ang tagatugis ng mga vampira. Bukod sa kanyang katungkulan bilang itinakdang gabay, hindi rin nakakaligtaan ni Katrina ang tungkulin niya kay Danilo bilang nobya nito. Gaano man kaabala ang araw niya, ay sinisiguro niya na makapaglalaan siya rito ng panahon at atensyon na siya rin nakakapagpasaya sa kanya. Madalas ay nagtutungo sila ni Danilo sa mundo ng mga tao sa gitna ng kapayapaan ng gabi upang mamasyal at pagmasdan ang maningning ng mga bituin, ang bilog na buwan at ang magandang kalikasan. Magkahawak kamay din nilang nilalabanan ang mga kalaban kapag biglang sumusulpot ang mga ito upang sirain ang maganda nilang gabi. Minsan, mga kalaban mula sa kapwa mga vampira, minsan naman ay mula sa kampo ni Mondraco. Madalas ay nasusugatan silang pareho, subalit sa tulong ng isa't isa ay palagi nilang natatakasan ang trahedya at posibilidad ng kamatayan. Kapag ganoon ang nangyayari at alam nilang ligtas na sila, ay tinatawanan na lang nila ang naging karanasan. Mahigpit ang payo sa kanila ng reyna at hari na sila ay mag-ingat dahil hindi sa lahat ng oras ay malulusutan nila ang kamatayan. Malaking kawalan sila sa lahi ng mga vampira. Hanggang isang araw, nagkagulo silang lahat nang mapagtantong nawawala si Adela. Nabalot sila ng tensyon nang isang vampirang lalaki ang nagsabing nakita niyang lumabas mag-isa si Adela patungo sa mundo ng mga tao at doon ang biktima. Nasundan niya ito at pilit pinababalik. Ngunit bago pa sila makabalik, ay naharang na sila ng mga tauhan ni Mondraco. Labis ang tinamang sugat ng vampirang lalaki, pero nagawa pa rin niyang tumakas habang si Adela ay tuluyang nabihag. Nangyayari na ang kinatatakutan ni Katrina. Hindi niya maaring pabayaan si Adela, subalit may kinakaharap pa silang mas matinding problema, ang napipintong paglusob sa kampo nila ng mga nag-rebuilding vampira. Ayon sa propesiya, si Katrina ang kailangang manguna rito. Sa kanya nakasilalay ang ikapagwawagi ng kanilang angkan. Siya ang nakatakdang makapagpaisa sa naghiwalay na lahi ng mga vampira. Kaya naman, wala siyang ibang mapagpipilian kundi ipagkatiwala kay Danilo ang pagliligtas kay Adela. Sinunod naman ni Danilo ang inata sa kanya ng nobya. Kasama ang kanyang mga alagad, ay matapang nilang tinungo ang kampo ni Mondraco. Hindi ito madaling kalaban. Marami agad ang tumumba sa kanilang panig. Muntik ng panghinaan ng loob si Danilo. Nabuhayan nilang ulit siya nang matagpuan ang pinagkulungan kay Adela. Nakita niya ang pag-asa sa mukha nito nang makita siya. Masigasig na hinarap ni Danilo ang mga bantay at isa-isang pinatumba ang mga ito. Tuwang-tuwa at laking pasasalamat ni Adela dahil dito ay nagawa rin niya ng isang mahigpit na yakap si Danilo. Napigla ang binatang prinsipe, ngunit tinanggap na rin niya ang yakap na iyon. At nagmamadali na nilang nilisan ang kampo ni Mondraco habang nakikipagpatintero sila sa mga natitira pang tauhan nito. Sa kasawi ang palad, ay silang dalawa lamang ang ligtas na nakabalik sa kanilang kampo. Ang lahat ng tauhan niya ay nasawi sa pagligtas kay Adela. Habang abala si Katrina sa pakikipaglaban din sa mga rebuilding vampira, si Adela naman ay nakukonsensya sa naubos ng mga tauhan ni Danilo. Kaya pinuntahan niya ang prinsipe upang humingi ng tawad dahil sa pagsuwi niya sa bili ni Katrina ay hindi lang siya ang napahamak kundi maging ang mga matatapat na alagad ng binata. Ani Danilo, dapat din humingi ng tawad si Adela kay Katrina sa pagbabalik nito mula sa pakikipagtigma. Sinabi niyang susundan niya ang nobya upang makatulong sa laban. Tatalikuran na sana ni Danilo si Adela, ngunit bigla nitong hinawakan ang kamay niya at kinabig siya palapit sa kanya
at sa kamaring hinagkan sa labi. Nalaki ang mga mata ni Danilo sa pagkabigla. Hindi agad siya nakapag-react, kaya't sinamantala ni Adela ang isang saglit na pagkakataong iyon. Inamin niya sa binata na matagal na niya itong gusto, ngunit nahihirapan siya sa damdamin iyon dahil batid niyang ang puso nito ay pag-ari na ng kanyang ate Katrina. Subalit hindi na niya kayang pigilan ang isinisigaw ng kanyang puso. Nais niya ring magkaroon ng bahagi sa puso ni Danilo. Mahal ni Danilo si Katrina, subalit naunahan siya ng estrangherong damdaming nagpatangay sa tukso at siya ay pansamantalang nakalimot sa tunay niyang pag-ibig. Sa pagsunod ni Danilo sa laban ay bitbit na niya ang naguguluhang damdamin dahil kay Adela. Hindi siya makapag-focus sa laban dahil sa nagawang kasalanan sa nobya. Muntik na siyang magilitan ng liig ng kalaban. Mabuti na lang at nasangga iyon ang espada ni Katrina at nailigtas siya nito. Hindi naman nabigo ang prinsesa ng mga vampira sa hinarap nitong pakidigma. Nagawa nitong pasukuin ang mga rebelding vampira, ngunit hindi niya inaasahan na sa pagbabalik nila sa kampo ay ang puso naman niya ang nakatakdang mabigo. Nang malaman niya mula sa matalik na kaibigan si Osana na may namagitan sa kanyang nobyo at sa kapatid niyang si Adela, dahil sa pangyayaring iyon ay mas naramdaman ni Katrina ang matinding pagkatalo kaysa pagkapanalo sa laban. Napaluhod siya at napaiyak sa po ang kanyang mukha. Kung maari lang ay ibalik niya ang mga luhang tumulo upang maikubli sa lahat maging sa sarili ang kasiphayuan. Pinuntahan ni Adela si Katrina hindi para humingi ng tawad kundi upang ipaliwanag dito ang sariling damdamin. Hindi raw niya sinasadyang mahalin din ang lalaking mahal din ito. Sinabi ni Adela na ipaubaya na lamang sa kanya si Danilo dahil kung tunay siyang mahal nito, hindi ito magpapadala sa kanyang matamis na yakap at halik. Kumuyom ang mga palad ni Katrina sa narinig. Dagdag pa ni Adela, ang lalaking madaling magpatukso ay hindi karapat-dapat sa tapat na puso ng isang babaeng gaya ng kanyang ate. Dapat pa raw itong magpasalamat sa kanya dahil ipinakita niya rito ang tunay na kulay ng nobyo. Aminado si Adela na hindi siya perpektong babae, hindi matapang at hindi malakas na vampira gaya ni Katrina. Lagi lang siyang pangalawa rito, ngunit sa ngalan ng pag-ibig ay napatunayan niyang kaya rin niyang magmahal gaya ng pagmamahal nito. Nagpubuyos ang kalooban na nilapitan ni Katrina si Adela. Anito, hindi kailanman matutumbasan ni Adela ang pagmamahal na gaya ng sa kanya dahil ito ay makasarili. Ang sariling kaligayahan lang ang iniisip. Walang pakialam sa damdamin ng iba kung may masasaktan siya higit ang vampirang nagpala sa kanya. Mas masahol pa raw ito sa pinakamabangis na vampira. Hinawakan ni Katrina sa magkabilang braso si Adela. Halos bumaon ang matatalas niyang kukurito sa sobrang galit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito at saka nanginginig ang boses na sinabi, "Tingnan mo ang mga mata ko, Adela. Ako ang babaeng nagturing sa iyo na parang isang tunay na kapatid. Ako ang babaeng nag-alaga, nag-ingat at nagmahal sa iyo. Ako ang babaeng tinarakan mo ng punyal sa likod habang ginagampanan ko ang tungkulin ko bilang gabay ng lahing ito. Pero mula sa araw ng pagwasak mo sa puso ko, hindi na ako ang babaeng ito." Matapos iyon, ay sumigaw si Katrina ng ubod lakas na dinig sa buong kampo ng mga vampira. Nagnangalit ang kanyang mga pangil. Gustong-gusto na niyang saktan si Adela. Kayang-kaya niya itong patayin sa mga oras na yon, ngunit mas pinili niyang ayusin ang sarili at talikuran ito. Nagsisisi si Danilo sa kanyang nagawa, subalit nahihirapan siyang suyuin si Katrina. Ni makita siya ay ayaw nito. Hindi siya nito pinahihintulutan na makalapit man lang. Lahat ng klaseng panunuyo ay ginawa na ni Danilo, subalit ang pusong nasaktan ay nahihirapang makalimot. Nabigla na lang si Danilo nang lisanin ni Katrina ang kanilang kampo upang paghilumin ang sugat sa puso nito. Walang nakakaalam kung saan ito nagtungo, ngunit nangako ito sa hari at reyna ng mga vampira na magbabalik ito upang muling gampanan ang tungkulin sa tamang panahon. Laglag ang balikat na walang magawa si Danilo sa naging desisyon nito. Sa mundo ng mga tao naglagi si Katrina,
doon niya nakilala si Aldo, isang binatang magsasaka. Iniligtas niya ito ng salakayan ng isang aswang. Kitang-kita ni Aldo ang pakipagtunggali ni Katrina ng pangil sa pangil laban sa isang lalaking aswang na nais bumiktima sa kanya. Laking pasasalamat ng binata, pinatuloy niya ang dalaga sa kanyang muting kubo at ipinagtimpla ng kape. Tumanggi ang dalaga sa kape dahil hindi niya alam ang lasa niyon, ngunit hindi niya tinanggihan ang pakikipagkaibigan ng binata sa kanya. Dahil wala naman talaga siyang tiyak na patutunguhan, kaya doon na muna siya sa puder ng mabait na binata. Natutuwa siyang hindi ito natakot sa kanya kahit isa siyang vampira. Sa halip ay hindi nito ikinaila ang malaking paghanga sa kanya sa pakikipaglaban. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Katrina. Araw-araw pa rin niyang naiisip si Danilo, ngunit sa tulong ni Aldo ay unti-unti na rin naghihilom ang sugat na nilikha nito sa puso niya. Lingit sa kanya ay palihim siyang sinundan at binabantayan ni Danilo sa bawat araw. Araw-araw ding namamatay ang puso nito sa tuwing makikita magkasama sila ni Aldo, habang si Adela ay araw-araw ding namimighati dahil batid niya ang ginagawang iyon ni Danilo kay Katrina. Hanggang dumating ang araw na iyon na muling sumabak sa matinding labanan si Katrina nang salakayan sila ni Mondraco at mga tauhan nito sa lugar ni Aldo. Sinubukang iligtas ni Katrina si Aldo, ngunit nahuli na siya. Bumaon na ang espada ni Mondraco sa dibdib ng binata. Nasaksihan din iyon ni Danilo. Nang si Katrina naman ang tatangkaing pabagsakin ni Mondraco, ay kinuha ni Danilo ang pagkakataon para mailigtas ito. Nagawa naman niya, subalit may kalaban din sa likuran ng binatang prinsipe, at naroon naman si Adela para iharang ang sarili sa kapahamakang dapat ay kay Danilo. Ito ang bangis ng pag-ibig na matapang nilang hinarap, handang sumugal, handang magkasala, handang magpatawad at magparaya, handa rin na muling yakapin ang tanging makapagpapasaya sa kanilang mga puso. Bumalik na si Katrina sa kanilang kampo para harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Nakasunod pa rin sa kanya si Danilo, handang maghintay sa habang panahon kung papaano nila bubuing muli ang nawasak nilang mga puso. Ay panahon na lang ang makapagsasabi.